Pagpalang araw. Dito na po tayo sa National Training Center. Dito po sa Canlubang. At mapalad po tayo na tayo po yung nakapag-schooling. At ito po isang mandatory training natin. Pero huwag natin sayang yung opportunity na makapag-share yan. Okay. Ang gospel po natin sa araw na ito ay inamo natin kay San Juan Kabanata 19 talata 31-36. Sabi dito, subalit inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Sa gospel kapatid, makita natin na ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus. At sa kanyang pagkakabayubay sa krus ay isa lang ang dahilan, yung kasalanan mo at kasalanan ko nais niyang tubusin. Pero ang kagandahan nito, bagamat patay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, nung itinusok ng sibat ang kanyang tagaliran, may lumabas dugo at tubig. Dugo at tubig na sumisimbolo ng pagpapala, ng grasya, ng biyaya ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Ito siguro yung magandang message sa iyo ng ating Panginoon. Yung kanyang banal na dugo at tubig ay nakahandang umagos para sa iyo at para sa iyong pamilya. Ano ba ang prayer mo, kapatid? Ano ba ang pinagdadaanan mo? Ano ba ang kahapon mo? Lahat yan ay kayang linisin ng mahiwaga at banal na dugo ng tubig ng ating Panginoon. Hilingin natin sa araw na ito na, Lord, patuloy mo kaming linisin, patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mo kaming bantayan at gabayan. Upang nang sa ganon, ang banal na tubig at dugo na umagos sa iyong tagiliran ay maging kapaki-pakinabang para sa amin, para sa ibang mga tao na pagsesyuran namin ng pagpapala galing sa iyo. Let us pray, kapatid. In the name of the Father, and the Holy Spirit, amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa pagpapala mo, sa biyaya mo, sapagkat alam namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na totoo nang ikay mamatay sa krus at after mo mamatay, ikay nabuhay ng muli at tumakat muli sa langit. Panginoon, tinataas namin ang aming mga pamilya, ang aming mga hanap buhay at ang lahat, Panginoon, ng aming mga suliran. We surrender everything in the mighty name of Jesus, lives and reigns now and forever. Amen. Mula po dito sa PNTI, nagkasabi sa atin, let's hold the line, hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.